blockbuster trade ng Ginebra, Norfolk Batangpier at SMB, inilabas na mga ka-idol. Yan ang ilan sa pag-uusapan natin sa videos na ito. Marahil ay excited na nga ang lahat mga ka-idol sa muling pagbubukas ng Governor's Cup, lalo pat inaabangan nga ang mga bago at mga magbabalik na imports. At masasaksihan din natin mga ka-idol ang mga malalaking pagbabago sa iba't ibang team. Ngunit bago ang lahat mga ka-idol, ikamustahin naman natin ang ilan sa mga player natin na naglalaro ngayon sa Japan B-League, kung saan usap-usapan nga itong si Terdy Ravenna, na kung saan mga ka-idol ay nasuspindi nga itong si Terdy Ravenna ng 2 laro at nakapagmulta pa ng 100,000 yen o 10 lapad na humigit kumulang mga ka-idol na 50,000 pesos. Dahil nga sa bad behavior na ipinakita nitong si Terdy Ravenna matapos nga niyang sirain ang Toyama sponsor signboard nang sila nga ay matalo ng Toyama Grosses na kuponan nga ni Dwight Ramos. Halos 1 puntos lamang ang lamang mga ka-idol, kung kaya't hindi nga napigilan nitong si Terdy Ravenna ang mainis mga ka-idol. At base naman mga ka-idol sa impormasyon kung kailan magsisimula ang second conference, sabi rito, posibleng manong December 5 magsimula ang 2021-2022 Governor's Cup at hindi sa November 28 dahil umano sa 3 import pa lamang ang nandito sa bansa. At inaasahan naman ni Commissioner Gil Marshall na bago mag November 25 ay nandito ng lahat ng import para masimula na ang practice kasama ang team. At sa ngayon nga ay tila hindi na nahihirapan ang PBA management na maghanap ng venue dahil ang Araneta Coliseum ay nag-o-offer din na maaari silang mag-host ng PBA Games. Ngunit bago pa nga magsimula ang second conference ay magsisimula na mga ka-idol ang PBA 3x3 kung saan naglabas na nga ng schedule na magsisimula nga mga ka-idol sa November 20 at pangungunahan nga yan ang labanan ng Limitless Up Masters at Pure Foods TJ Titans. Habang sa November 21 nga mga ka-idol ay sisimula ng Tira Firma 3x3 kontra Sista Super Sealers. Abang-abang din talaga mga ka-idol ang PBA 3x3 dahil sa unang pagkakataon ay ngayon lamang magkakaroon ng ganyang labanan kung saan sabi nga lakas ng 3. At para naman sa venue ng Governor's Cup, sabi rito mga ka-idol, PBA in talks with various venues as site for PBA Governor's Cup. Gaganapin nga mga ka-idol ang PBA 3x3 sa Pasig Arena. Ngunit ang Governor's Cup nga ay wala pang katiyakan kung saan maaaring ganapin ito mga ka-idol. Lalo pat maaari na nga bumalik ang crowd kung kaya't naghahanap sila ng mas malaking venue at ang nakikita nga nila mga ka-idol ay ang Araneta Coliseum. Ang mga fully vaccinated person lamang mga ka-idol ang may karapatan na manood ng live. At update din mga ka-idol para sa mga imports na 5 pa lamang ang nakakarating dito sa Pilipinas. At ang iba nga ay patuloy pa rin hinihintay mga ka-idol. Isa nga sa naging controversial mga ka-idol ay ang Blackwater ng All Filipino Conference kung saan wala nga silang naipanalo kahit isa. At bilang agarang paghahanda ay pinalitan agad nila ang kanilang coach at ito nga ay si Coach Vanguardia. Sa ngayon nga mga ka-idol ay napakaraming pagbabago ang nangyayari sa Blackwater Bossing dahil napakaraming player nga nila ang tila pinapalitan nitong si Coach Vanguardia. At parang sa malaking paghahanda ng Blackwater Bossing gamit ang kanilang imports, sabi ni Coach Vanguardia, "We badly needed a big man talaga, an inside presence. So, that's what his main role would be." Dagdag pa niya, maganda nga na we got Bartley Bonya here and si Will McAloney to complement Jalen Van Ging at yung mga holdovers namin. Sabi pa ni Bartley Bonya, "Yung impact na madadala ko sa Blackwater is yung depensa. Hassle yung mga 50-50 balls, yung all-out ko parati. Best effort ako every time na maglalaro ako sa loob ng court." Confident nga mga ka-idol ang bagong coach ng Blackwater Bossing na babawi sila ngayong second conference. Lalo pat may mga bago nga silang player mga ka-idol. Talaga namang sinasabi mga ka-idol na magiging maganda ang complement ng player ng Blackwater ngayong second conference. Lalo pat nakuha nga ng Blackwater Bossing ang ilan sa mga star player ng NLEX na si Mike Ayunayon at William McAloney kapalit ng isa sa mga star player nila ni si Marion Magat. Ito na nga kaya ang break para sa Blackwater Bossing para makabawi sila ngayong second conference at makaabot nga kaya sila sa quarterfinals. Matatandaang wala nga silang naipanalo noong All Filipino Conference mga ka-idol. Update din mga ka-idol sa inaabangang import ng Magnolia Hotshots kung saan former best import 38 years old Mike Harris of Magnolia Pambansang Manok is scheduled to arrive tomorrow. Tila nga isang malaking paghanda para sa Magnolia Hotshots na makapag-insayo agad ang kanilang imports. Ang sa ganun ay makabawi din sila dahil parati na lang sila mga ka-idol na nasa finals at hindi nga nila nasusungkit ang kampiyonato. Sa update din mga ka-idol kung saan itong si Alex Cabagnut nga
ay sumali na sa practice ng tira firma. At sa pag-trade nga mga ka-idol ni Alex Cabagnon papuntang tira firma, tila nagsunod-sunod din ang blessing sa kanya. Sabi nga sa ating source mga ka-idol Cabagnon, recently traded to tira firma from the San Miguel Beermen that he is now an owner of a team in the Maharlika Pilipinas Basketball League or MPBL. Sabi nga ni Alex Cabagnon, I am blessed to share that I achieved a goal I never thought I would accomplish. I'm now the new owner of a team in the MPBL, the Bacolod Master Sardines. Alipat man ito si Alex Cabagnon, ngunit may mga blessings namang dumating sa kanya, lalo pat siya rin ang inaasahan ngayon ng tira firma mga ka-idol. Sinabi nga ni Coach Cardell na malaking bagay para sa tira firma na mayroong isang Alex Cabagnon, kung saan ay isang veterano at tila magiging leader ng tira firma sa kanilang lineup. Habang tanggap na nga ni Arwin Santos ang pagkalipat niya sa Northport Batang Pier, kung saan natutuwa rin siya at makakasama niya itong si Robert Bolick at si Greg Slaughter. At pahayag nga ni Arwin Santos sa kanyang mga fans, kung saan man akong team, sana lagi kayong nakasuporta. Tanggapin lang natin kung ano yung nangyayari sa buhay natin kasi walang permanente sa mundo. So move on, hindi natin masasabi. Pwedeng bumalik uli ako dun sa SMB, hindi natin masasabi yan. Kahit saan ako maglaro, ibibigay ko lagi ang best ko para sa inyo. Dagdag pa, nitong si Arwin Santos sabi sa ating source mga ka-idol, yung leadership ko, yung laro ko, same thing sa San Miguel. Ang nag-iba lang naman ay team ko, pero hindi naman ibig sabihin babaguhin ko yung laro ko. In fact, mas nadagdagan pa nga ang motivation ko dahil bago yung team ko. Gusto ko magbigay ng malaking kontribusyon, hindi lang sa opensa, pati sa depensa. Kaya I'm sure na hindi ako papayag na wala akong kontribusyon. Tila nga naging maganda para sa Northport Batang Pier ang paglipat nitong si Arwin Santos dahil mas lalong lumakas ang lineup nila dahil nandyan nga itong si Greg Slaughter, Robert Bolick at Arwin Santos mga ka-idol, samahan pa ni Jamie Malonzo at Troy Wright. Habang nandyan din itong si Kevin Ferrer mga ka-idol. Pagkakataong itong mga ka-idol, naniniwala ba kayo na mas naging malakas ang Northport Batang Pier sa pagdating nitong si Arwin Santos? Habang hindi pa rin nga sigurado kung mababawasan pa rin ang Death 5 ng San Miguel Beermen, lalo't nawala na nga itong si Alex Cabagnon at si Arwin Santos. Kung kahit ang tanong din ng lahat, sino pa nga kaya ang isusunod ni Coach Leo Austria? Habang sinagot nga ni Coach Leo Austria ang nababalita na maaaring si Von Pesumal nga ang isunod na. Sabi rito, Coach Leo Austria wants Von Pesumal to stay with the Beermen, doesn't want to include him in any trade package. At ang dahilan nga ni Coach Leo Austria kung bakit ayaw niyang pakawalan itong si Von Pesumal, we need somebody who can play around Jumar and sometimes they import because he's the floor spacer. Every practice, he's trying to improve. Work ethic niya, talagang makikita mo na he's the kind of player na talagang hinaharap ng mga coach. Walang karekla-reklamo, always prepared kung saan ipapasok. Tila nga, may magandang plano itong si Coach Leo Austria kay Von Pesumal kung kaya't inaalagaan niya ito mga ka-idol. Na mas pinakawalan niya itong si Alex Cabagnon at Arwin Santos. At bago tayo magpatuloy, nais muna natin bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Kasama nga natin ang ating ka-idol si Vincent Palugod ng Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin natin ang ating ka-idol si Joker all the way from Baguio City. Hindi rin papauli ang ating ka-idol si Tony Lacayanga all the way from Paniki, Tarlac. Hindi rin papauli at laging nandyan ang ating ka-idol si Ruel Palero. At shoutout din sa CCAC Alabang Muntinlupa sa mga naka-duting girl dyan na sina SG Ripotola, SG Poras, SG Sabar, SG De La Cruz, LG Gutierrez, LG Singson at driver na si June Bailon at Security Officer Cabasag. At mega shoutout din sa ating ka-idol si Chris Boss TV OFW. At dyan din ang ating ka-idol si Ariel Manyebo. At shoutout din daw sa tropang talpak sa Candelaria Quezon Public Market Meat Section. At dyan din ang ating ka-idol si Gian Luis Primo. Shoutout din daw kay Gian Luis Alfred Nash, AJ at Butchoy from Las Piñas City. Shoutout din sa ating ka-idol si Kindus Lucanias. At dyan din ang ating ka-idol si John Clarence Yuang. Shoutout sa kanyang father na si Fidelito at sa kanyang mother na si Camille. Shoutout din sa ating ka-idol si Arnold Salazar. At shoutout din daw sa mag-ina niya na si Marisa Salazar, Shaira May Salazar, pati sa kanyang kaibigan na si Abring Yuzon from Binauganan, Tarlac City. At dyan din ang ating ka-idol si Kesers Vargas. At shoutout din sa ating ka-idol si Eddie Brioso. Shoutout din sa Brioso family all the way from New Zealand. At happy happy birthday sa kanyang wife at sa kanyang son. Happy birthday sa inyo mga ka-idol and thank you so much for always watching. At dyan din ang ating ka-idol si Freddy Elero all the way from Malolos, Bulacan. Shoutout din sa ating ka-idol si Ronald Persobidat. At dyan din ang ating ka-idol si John John Mayores.
Kasama pa rin natin ang ating ka-idol si Ed Garcia. Hindi rin papauli ang ating ka-idol si Tony Lacayanga, all the way from Paniki, Terla. At syempre, andyan pa rin si Packers Driver TV. Paglipat nga mga ka-idol ni Sidney Umubire sa Barangay Ginebra, tila motivated ito at excited na nga sa magiging unang laro niya kasama ang Team Ginebra. Sabi sa ating source, now as the 6'4 forward hopes to keep rising, he also wants to work in his consistency, especially after being shipped from an upstart squad to a Ginebra team out to defend its Governor's Cup Championship. Sabi nga ni Unubre, I just want to be consistent. Last conference, ang inconsistent ko pa masyado. So ngayon, every game, I want to produce the same energy and effort. Dagdag pa niya, iba ang Ginebra. Pangit kong inconsistent, lalo pa, I'm gonna play for Ginebra now. Iba yung Ginebra. There's a lot of pressure. Hopefully, I can help them in a small and big ways na kaya ko. Ayon naman kay Unubre, para kay Coach Tim Cone, lagi pa rin siyang kinakabahan. I'm still trying to learn his system, his place. Hopefully, I can adapt naman agad-agad. Dagdag pa ni Unubre, excited na ako sobrang marinig yung Ginebra. Ibang klase yun at ngayon, nasa side na ako nila. Ang masasabi ko lang sa kanila, makakasiguro sila na I'll give my best each game, never say die. Tila nga isang malaking karangalan at excited na nga itong si Unubre bilang bagong bahagi ng Barangay Ginebra. Ngunit ang tanong nga mga ka-idol, magamit nga kaya siya ng tama ni Coach Tim Cone? Pabigyan nga kaya siya ng tamang playing time mga ka-idol? Na masasabi rin naman natin talagang malaki din ang maitutulong nitong si Unubre. At isa rin sa inaabangan mga ka-idol, kung ito nga si Mark Aguiwa ay makakapaglaro muli ngayong Governor's Cup. At tila para sa iba, malaki pa rin ang maitutulong din si Mark Aguiwa, lalo pat lalong lumakas ang mga lineup ng iba't ibang team. Sabi nga mga ka-idol, a tweet from Barangay Ginebra fan account on Wednesday asked head coach Tim Cone whether the team veteran will play in the upcoming conference. The multi-titled mentor gamely answered the question. That will be Mark's decision. If he want to suit up, we will certainly make the room for him. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, karapat-dapat ba na maglaro pa itong si Mark Aguiwa sa Barangay Ginebra? O ibigay niya na lamang ang playing time sa ibang player, lalong-lalo na sa mga rookie ng Barangay Ginebra? At ngayon nga mga ka-idol ay pag-uusapan natin ang sinasabing blockbuster trade na mangyayari sa pagitan ng Barangay Ginebra, Northport Batangpier at San Miguel Birimin. Kung saan ay handa na nga ang Barangay Ginebra na i-welcome itong si Terrence Romeo mga ka-idol. Habang ito namang si Jamie Malonzo na noon ay na-issue na gustong makuha ng Barangay Ginebra ay tuluyan na rin mapupunta ng San Miguel Birimin. Na marami ding nagsasabi mga ka-idol na itong si Roosevelt Adams ang patak ay sa SMB rin. Dahil tila ang trade package ng Barangay Ginebra ay mapupunta nga sa Northport Batangpier mga ka-idol. Ayon nga sa pahayag, sources reveal that Terrence Romeo is not injury prone player and want to play for Ginebra. The involved player might be changed before the second conference start. Kung saan ang isa nga sa sigurado mga ka-idol ay makukuha ng Barangay Ginebra sa blockbuster trade itong si Terrence Romeo. Sabi nga sa ating source, maaaring maganap anumang araw mula ngayon ang blockbuster trade sa pagitan ng SMB, Barangay Ginebra at Northport Batangpier. At ayon sa ating source, posibleng involved di umano sa nasabing player swapping sina Terrence Romeo ng San Miguel Birimin at Jamie Malonzo ng Northport Batangpier. Dahil nga hindi aprobado ang maaaring trade ni Scottie Thompson papuntang Northport Batangpier mga ka-idol, tila naglabas na nga ang Barangay Ginebra ng ilan sa mga trade package nila. At yan nga ay sinasabing si Jeff Chan kasama itong si Aljun Mariano. Ang dalawang player na ito nga ang maaaring mapunta sa Northport Batangpier. At sa ngayon nga mga ka-idol, wala pa rin linaw kung talagang itong si Roosevelt Adams ay mapupunta na ng SMB. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sino nga ba ang karapat-dapat na mapunta sa Barangay Ginebra? Si Terrence Romeo nga ba? At deserve ba ni Jeff Chan at Aljun Mariano na makasama sa trade package ng Barangay Ginebra? Lalo pa't inaasahan na rin ang pag-alis nitong si Japheth Aguilar o maaaring pag-trade ng Barangay Ginebra papuntang Northport Batangpier. Kung ano man yung kasagutan, suggestion, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.